Magandang araw po mga beshi. Today po ay magluluto po tayo ng bread pudding. Ang mga kakailanganin po nating ingredients ating pagbibake ay mga tinapong tinapay. Check po yung expiration date bago po gamitin. Kailangan din po natin ng fresh milk. 3 pirasong itlog, melted butter, isang basong tubig, asukal, baking powder or baking soda, kailangan din natin ng vanilla, asin at cinnamon. Sa ating unang procedure, ang gagawin po natin ay kukunin po natin ang mga tinapay at kukuha po tayo ng isang bowl. Then, pipirasu-parasuhin po natin ang mga tinapay. Then, pag natapos na po natin ang tinapay, isasantabi po muna natin siya. Pagkatapos po, ay kukuha po ulit tayo ng isang bowl. Then, ilalagay po natin ang fresh milk. Tapos, isusunod po natin ang tubig. Then, ilagay na po natin ang ating asukal. Pagkatapos po, isusunod po natin ang baking powder. Next po ay ang asin. Ilagay na rin po ang cinnamon. Tapos ang vanilla. Then ang ating pong butter. Then imimix lang po natin ng saglit. Pagkatapos po, ilalagay na po natin ang mga itlog. Imimix lang po natin siya ulit. This time po, imix po natin ng mabuti. Pagkatapos po, isusunod po natin ilagay ang mga tinapay. Then, hahaluin lang po natin siya ng maigi hanggang medyo matunaw po ang mga tinapay. Afterwards po, kukuha po tayo ng baking dish. Pupunasan po natin ng oil or butter. Then, ilalagay na po natin ang ating mixture at ispread lang po natin siya. Afterwards, magpapainit po tayo ng oven for few minutes. Then, isiset po natin sa 180 degrees for 40 to 45 minutes. Pagkaset po, ilagay na ang baking dish sa oven. Then, hihintayin lang po natin siya hanggang maluto.
After 40 minutes, i-check lang po natin ang ating pudding kung luto na. After 40 or 45 minutes, luto na po ang ating bread pudding. Thank you po for watching. Don't forget to like, subscribe, and share my video.